Good day and happiness life, mga ka-life change. Sa isang araw, pinag-usapan natin ang pagiging OFW or kung gusto mo maging OFW. So ngayon, babalikan natin na pag-isipan mo na ba kung ito ang gusto mong career o ito yung tatahakin mong career. So muli, mga ka-life change, ako si Leonardo Pulintan, isang OFW dito sa Saudi Arabia at nagbibigay sa inyo ng encouragement, educate kayo, equip kayo, empower kayo sa reality ng buhay. Tandaan nyo guys, ang pagiging OFW, ito yung tinatawag na full sacrifice. Sacrifice job po ang pagiging OFW. Pero malaki naman po ang benepisyo. Okay? Kasi una, number one, bakit ko sinabing malaki ang benepisyo ng isang OFW? Una kasi, yung kikitain mo sa ibang bansa, hindi mo talaga kikitain sa Pilipinas. Kaya nga tayo umaalis sa ating bansa eh, para mas makahanap ng mas magandang opportunity, para mas makahanap ng mas magandang trabaho. Di po ba? Kaya po, kahit masakit, kahit mahirap, titiisin na lang natin na malayo muna sa ating pamilya, sa ating mga anak, asawa, kapatid, or sa mga mahal natin sa buhay. Kasi that is what we call sacrifice. Okay po, at beside from that one, malaki din po ang naitutulong ng mga OFW sa ating bansa, sa ekonomiya ng bansa. Kaya po, we salute all OFW around the globe. Kaya po tayo mga Pilipino, at alam niyo po ba, napaka-pinagpala ng mga Pilipino. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang dila natin, guys, napaka-makapangyarihan. Kaya ng dila natin umadap sa different languages. Diba kung mapapansin nyo, saan mang dalhin ang mga Pilipino, natututo agad magsalita ng lingwahe. Hindi pilipit ang dila. Di po ba? O, isa yan sa pinakamagandang na idudulot sa atin ng tinatawag natin ng lakas ng loob na matutunan ang kanilang kultura at matutunan ang kanilang lingwahe. At dahil sa natutunan natin yung kanilang lingwahe, madali tayo nakaka-adapt. Di po ba? Madali tayo nakakapag-adjust doon sa bansa na pinuntahan natin. So, yan ang pinakamaganda sa mga Pilipino na bukod tanging ang Pilipino ang may ganyang dila na kayang mag-adapt ng iba't ibang lingwahe. Isa yung malaking pagpapala para sa mula sa Panginoon. So, inaalalahan ko rin po ang aking mga ka-OFW na i-make sure ninyo po na hindi po tayo pang habang buhay na OFW. Hindi po tayo pang habang buhay na may lakas. Kaya po, i-make sure niyo po na meron kayong ipon. Okay po? Meron po kayong tinatawag na itatabi. Meron po kayong tinatawag na mga napundar na bahay or mga lupa or mga transportation equipment like sasakyan para po pag dumating yung time or businesses, para po pag dumating yung time na huminto na po kayo at manirahan na po kayo sa Pilipinas, hindi po mahihirapan ang inyong buhay. Hindi po kayo magsisimula sa wala dahil meron po kayo na ipundar. Yung mga payo ko sa mga OFW na one day millionaire, guys, tandaan nyo, nauubos ang pera, nauubos ang time. Tumatanda kayo at nagkakaroon tayo ng pagtumanda kayo, normal lang po na magkakaroon ng mga sakit or whatever. So, kailangan meron po kayong tinatawag na mga insurance at meron po kayong tinatawag na savings accounts or meron po kayong tinatawag na mga government funding like SS or Pag-IBIG. Okay po, ini-encourage ko po kayo kasi po, marami po akong nakitang OFW sa Pilipinas na hindi man lang po nakapagpundar ng bahay, na hindi man lang po nakapagtabi ng pera sa kanyang sarili, walang dinudukot, ngayon nagugutom, nahihirapan, na dating meron, ngayon wala. So, huwag naman po sana maging ganun kayo mga ka-OFW. Okay lang tayo magbigay sa pamilya yung sapat. Okay lang po yung tumulong tayo, yung kaya natin. Huwag po natin pilitin ng isang bagay or gawin ng isang bagay or i-compromise ang ating sarili na hindi naman natin kayang gawin. Kaya po, yan po yung mga payo ko sa ating mga ka-OFW. Alam ko po na medyo bata pa ako, sasabihin nila, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Well, hindi po tayo nagkasalubong. Kaya po, hindi ko po kayo nakita. Pero ang point of view ko po, yung nakita ko, nadaanan ko, na-experience ko, ngayon sinishare ko po sa inyo para ma-empower din kayo. Kasi alam ko po na
Alam ko naman po na sumusunod at nakikinig tayo sa mga golden rules ng ating mga elders. Pero mayroon din po tayo mga tinatawag na kakaibang experience na pwede din po natin kapulutan ng aral kahit mga bata pa tayo. Okay po? Dahil ang mga kabataan po ngayon malalakas ang loob. Ang mga kabataan po ngayon, mayroon na silang sariling prinsipyo. Yung mga kabataan po ngayon, may panimindigan. Ang mga kabataan po ngayon, is explore na po sa society. Why? Because of the multi-environment na ginagawa natin sa example, yung mga multimedia, mga social media, yung mga nangyayari sa kapaligiran natin, aware na po ang lahat ng kabataan or bata pa lang nga, di ba, nagsiselfon na. Kaya maaga sila nipakaroon ng mga influence of the society. So, I am hoping na nababantayan din po ninyo yung mga kabataan kasi para ma-guide natin sila sa magandang future, di ba? So, to all of you guys, I want you to be encouraged, to be empowered. At huwag na huwag nyo rin pong kalilimutan ang manampalataya or mag-pray sa Lord na pagpalain ng ating mga buhay at gabayan ng ating mga buhay. Okay po? Muli po, ito po si Leonardo Punintan na nagsasabing, life change. Yes! Nagbabago po ang buhay sa mas mabuting kapamaraanan. Life change. Kung meron kang life change, ilaan mo yan sa pagbabago para sa pamilya mo, para sa magulang mo, para sa sarili mo. Love yourself, okay? But love yourself na hindi naman selfish, okay? Love yourself na tama lang, yung okay lang, at yung sapat lang. At take note, ito po ang pinakamaganda. Maging mabuti kang impluensya sa iyong society, okay? So, uli po ito sa Leonardo Polino na nagsasabing, life change, OFW journey, maraming salamat. At kung bago ka lang pala sa aking channel, don't forget to click subscribe. Click notification bell, i-on nyo na para updated kayo sa mga i-upload ko mga video. And don't forget to like and share. Comment down below in my comment section para naman mas ma-encourage ako. At muli po, maraming salamat sa sumusuporta at tumatangkilik sa hindi nag-escape ng ating ads. Dahil po dyan, nagkakaroon po tayo ng maliit na benepisyo kasi small YouTuber pa lang po ako. At muli po, pinapasalamatan ko po ang aking kaibigan sa Georgia, si Isaac Bernard Glover. Big love, shout out to you. And thank you so much for your dear support. And pinabati ko rin po ang aking children ministry, ang aming ministry ng aming pamilya sa DFC Church Pambong Bulacan. May glad shout out po sa inyong lahat. Teacher Mary Ann, hello po. Pastora May, Pastora Joel, and to my dear nanay and tatay, Tatay Andin and Nanay Pat Pulintan, sa aking mga kapatid dyan sa Pambong Bulacan, Limay, sa Marikina, Kenneth, nagatan niyo ang inyong mga baby, at kay Rosal, si Ato, si Domingo, si Bel, si Mika, at ang aking asawa si Ha, ang aking asawa, ang aking anak si Lady Hannah, at ang aking bayaw na nasa Bataan, mag-iingat kayo palagi dyan, at si Marjorie from Saudi Arabia, at ang aking kapatid na nasa Qatar, si Domingo Pulintan. Mega love shout out also sa ating mga kamag-anak sa Canada. Maraming salamat po, at sa buong pamilya, maraming salamat sa inyong pag-pray, dahil sa inyong panalangin, lagi tayong safe and covered by the Lord of Grace. Maraming salamat and God bless. Bye-bye.